Mahalaga po mga kapatid ang self-defense, lalo para sa kababaihan na madalas target ng karasan. Kaya naman, martial arts or isang martial arts academy ang nag-offer ng free classes sa mga babae at kabataan ngayong Women's Month. Iyan ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Libre self-defense at martial arts training para sa mga babae ngayong Women's Month. Iyan ang alok na isang martial arts school dito sa Mandaluyong. Judo, karate, taekwondo at arnis, ilan lang yan sa pwede niyong mapag-aralan sa Senshi Martial Arts School. At dahil Women's Month, nag-offer din ng libreng training para sa mga batang babae at kababaihan si Coach Rommel. I think there's a certain level of importance of teaching women how to defend themselves. Malaki raw kasi ang maitutulong ng self-defense lalo na sa tumataas na kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan. Pero bukod sa mga ito, values ang nade-develop sa martial arts. Halimbawa sa judo, unang lesson ang breakfall o kung paano maiiwasan ng injury o masaktan tuwing nahuhulog. So, it's important to break the fall, but it's also important that they should get up. So that teaches them resilience, that teaches them perseverance. Even if I fall, I should be able to get up. Maging ang disiplina at pagsunod sa mga patakaran na ituturo rin sa mga estudyante. Tulad na lang sa pagbabaw bago at matapos ang lesson at maging ang pagtatanggal ng tsinelas bago pumasok na nagpapakita raw ng pagkakapantay-pantay sa lahat. Si Raven, isa sa mga nagtitake ng judo lessons. Malaki raw ang tulong nito para i-challenge ang kakayahan niya. Kapag ikaw ay isang babae at gusto mo, mahalaga talaga na i-pursue mo ang pangarap mo, malaman mo limitations mo at bukod doon, to go beyond your limitations kasi kakayanin. At sa mga nais pero natatakot magsimulang mag-martial arts, paalala ni Coach, kalaban daw ng katawan ang hindi pagkilos. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.